So yeah, guys, welcome to the Consumer Review, and we haven't posted a video for a while now. Pero today we'll be reviewing a tempered glass from Queen Kim. So nirecommend siya ng friend ko, si Jules. Wala pa sila kasi late daw na traffic, which is okay lang naman kasi halos kakarating lang namin. So for now, dito kami sa Pizza Hut. Bibili kami ng pizza dito. Ayun, abang-abang lang. Yun naman yung cellphone ko. Gamit ko pa rin yung built-in screen protector niya, and lamog-lamog na siya. Ayan, bak-bak-bak-bak na siya. Tapos itong sa may screen protector, sa may bandang camera. Well, ginapit ko to eh, kasi meron tong ano, meron siyang hati dito sa gitna. Eh, nagsishrink na yung tempered glass kasi. Ay, yung screen protector. Ito yung self-healing, so this is the rubber type screen protector. So lumabas muna kami kasi ang ingay sa loob, ang dal-dal ng dalawa naming katabi. So mamaya, well, actually, bakit pala si Queen Kim? Baka puntahan tayo dun tapos biglang wala tayo sa ano. Papakabit din siya. Well, sa P40 Pro ako magpapakabit ako. Pero siya, sa Mate 30 Pro naman. Eh, kasi may tempered glass na siya eh. So, ang arte lang niya kasi mayroong buhok sa loob. Gusto na magpalit, may buhok lang sa loob. Daming pera nito eh. Ako? Ay, andito ako sa dulo siya. Nat? Sa dulo. Andito ako sa may McDo. Kasi sarado yung McDo eh. Ay, hello! Hello. Ayan, so na-meet ko na si Queen Kim. Ayaw niya magpa-video eh, pero mamaya. Ngayon, pambaba lang kami. And we're waiting to meet yung dalawa na installers ng tempered glass. Nasa order tayo. Pero so? 36.20. Pag nag-order dito, ah, self-service. Ang galing. Kaya yung installer, boss? Hala. Sino pwede ka usapin? So ayun guys, we'll begin the installation sa P40 Pro. And kung papansin nyo, medyo bugbog na yung screen protector ko dito. Nagsishrink na siya. And ito yung tempered glass na ikakabit for P40 Pro. So apat din yung curve niya kasi nga si P40 Pro is quad curve display. So curve siya pataas, pakaliwa, tsaka pababa. Ito yung mga tools na gagamitin nila. So, anong meron dito? Ito yung sa pang speaker. Tapos ito yung weight wipes natin, may papahay na. Tapos ito yung mga dasher mo. So ito, pang cover to sa? Mga dito sa speaker. Sa mga butas-butas para hindi pasukan ng glue. Ang galing ko lang din yung case na kuya. Mas okay tanggal yung case na. Sige. O sige. Let's start the installation. Agal nun. Okay, game. Alang, sakit. So yung microphone sa taas may takip, tsaka yung speaker sa baba, no? Tsaka charging port. Kailangan lang natin ayusin ko sa microphone. Anong mga pinakamadalas na unit na ano ko sa inyo? For Samsung Note 10 Plus. OnePlus 7 Pro. Yung OnePlus 7 Pro, tsaka yung bago nila nilabas na OnePlus 8 Pro. Tsaka sa Xiaomi, meron kami sa Xiaomi Redmi Note 10 Plus. Sa Huawei, P40 Pro, tsaka si... Ito, P40 Pro, tsaka Mate 30 Pro. Tsaka Mate 30 Pro. Tsaka si Mate 20. Sa iPhone ko yan, meron din? Sa iPhone 11 Pro Max. Meron kami sa iPhone 11 Pro Max, tsaka sa iPhone 10. Case friendly po ba yan? Yes po, case friendly siya. Tsaka yung maganda dito, ano siya, clear po kasi siya. Tsaka hindi siya na... Hindi siya nag-ghost. Clear siya eh, kasi hindi siya tulad ng ibang tempered glass na mayroong black borders eh. So ngayon, pinupunasan lang yung mga ali-ali kabok, yung mga oil, yun yung glue. Yes, bali yan na yung magiging adhesive na ilalagay natin tempered. Pero kaya niyan takpan yung buong ano, no? Yes. Buong tempered glass. Buong tempered. Yan tapos, na. Tapos, nilalapat na natin. Ayos.
Kukusang lumalapat yung blue, no? Isa lang siya. So ito yung UV. Na i-start na natin siya. Curing. Para saan tong UV ko ya? Bali siya yung mag, ano, bali curing na natin siya para dun sa adhesive na pinatak natin kanina. Dun sa dito. Kasi siya na yung magpapatuyo dun sa Parang magsasettle na yung blue talaga, no? Hindi pwedeng walang ganyan. Kailangan talaga na may ganyan. No? Kailangan talaga siya kasi hindi siya matutuyo ng walang So kaya pala UV dome glass ang tawag. Mas na namatay naman na yung UV, balililipat na natin siya. Tapos after nun, pupulido natin yung mga gilid niya. Tapos UV natin siya. So parang section by section siya, no? So pantay-pantay talaga lahat na. Ayan, namatay. Tapos lilipat sa taas. Galing. Kailangan natin pupulido. Ganyan. Ayan mo. Pinapatak tapos pinapagapang yung ano, liquid. Para hindi masyado madami. Oo. Tapos ito na siya. Bali, ipapatik ka na sa'yo. Ayan. So, ito na yung final product. So, tapos na? Yes. Pa-open na lang. Wow! So ito na yung finished product after the installation for the Huawei P40 Pro. So again guys, quad curve yung display nito and yung tempered glass, sobrang fit naman siya, at least even dito sa mga baba. Kasi curved tong baba, tsaka yung taas. And yung edges din, napakabulido. May kita nyo napakaganda ng quality ng glass kasi ang tintag, ang shiny niya. So yun guys, let's try the fingerprint scanner. Since optical yung fingerprint scanner ng P40 Pro, let's try kung gagana siya sa UV dome glass ni Miss Kim. Wow! Let me try my other finger. Working! Maangat ba? Case friendly din naman yung UV dome glass nila. So as you can see, hindi siya nagli-lift. Wala akong nakitang air bubble so far kasi meron siyang enough space naman for the case to fit into your phone. And what's really good guys, kasi this was recommended to me. And you know, when someone recommends you a brand, that means na super okay talaga siya. Though nakikita ko na si Queen Kim dati sa Facebook, actually marami akong Facebook groups na sinasalihan kasi papalit-palit ako ng cellphone. Nakapag Samsung na ako, nakapag Huawei na ako, member ako sa mga iPhone groups, and may kita mo talaga siya na nagpo-post siya everyday ng mga meetups nila. Kasi pandemic, so hindi ganun kadami yung pumupunta sa mga stores or sa mga mall. So ang ginagawa nila ngayon for the meantime is they set up a location, they post on their on Facebook groups everyday for the meetup location, mostly sa mga malls. And they also do have a physical store, which is nasa, saan nga kuya? Glorieta 2, 3rd floor. Sa Glorieta 2, 3rd floor, tsaka sa Greenbelt 1. Sa Greenbelt 1, 2nd floor. Ah, okay. Sabi siya ng Berkos. So kung medyo part kayo ng Makati, meron din silang store doon. So for now, papakita ni Kuya Raymar kung paano yung tamang pagtanggal din ng UV dome glass na existing para hindi magkaroon ng masyadong residue sa phone. So the unit that we have here this time is the Huawei Mate 30 Pro. Ito po siya sa ano, kasama na siyang pang-lip. So ito po yung ginagamit namin, sir. So ayun po, sir. Lili po siya ng dahan-dahan, sir. So yun yung tool para pang-lip ng glass. Yung kailangan gamitan, no? Yun, ang tool na. Okay guys, kain muna tayo habang... Pagtapos, po wala na. Kain muna. Kain muna lang para... Kain muna tayo habang hinihintay matagal yung UV dome ni Mark Waldo. Alam mo, napaka-hands-on talaga nila kasi kung magkaroon man ng residue, yung removal ng tempered glass, ng UV tempered glass, talagang sinasaga nila yung pag-alis ng mga natitirang to make sure na kapag kinabitan siya ng bago, sobrang magiging pulido lang siya na parang wala lang.
Ayan guys, kakatapos lang tanggalin yung tempered glass ng Huawei Mate 30 Pro. So ito siya. Nagkabasag-basag na. Ayan. So tinatanggal na yung mga alikabok-alikabok para malagyan na ng tempered glass. This is Kuya Raymart. Ayan. Also from Queen Kim. Isa siya sa mga senior installers ng UV dome glass nila. Ipagtatanggal. So ayan, pinapantay lang yung surface para nakagit na yung glue. Para kapag lapat ng glass, kusa na lang siya magsispread. Tama ba, boss? Ano palang brand ng TJ ang gamit niyo? T-Max po. T-Max? Okay. So ayan, Mate 30 Pro with super curved screens. Ang maganda sa kanya is meron siyang cut-out doon sa may notch. So kung makikita niyo dyan, may cut-out yung notch niya. Hindi magkakaroon ng problem yung sensor. Ano bang hinahanap mo, John Bond? Pinapantay ko lang, sir. So ngayon, we're just dyeing up the UV glue sa Huawei Mate 30 Pro para mag-set na yung glue dito. So mga nasa magkano yung pricing ng mga UV glass niyo, boss? So, pag ganito po mga meetings, maabot po siya ng monthly. Then po sa physical store, nasa 1-2 po. Di ba, boss? Wala naman. Parang wala nakalagay eh. Oo nga eh, parang wala nakalagay, hindi ko makita eh. So may kita mo lang siya pag may hahanapin mo na ito yung glass, tsaka ito yung screen. So gumagana naman yung fingerprint kahit may ano, may UV dome na. May mga bawal po pala tayong gawin, sir. Iwasan lang po natin siya maibulsa po, tsaka mailagay sa plastic po. Pero po, iwasan lang po natin maipit at masangkit. Tumidala po yung sasakyan, sir. Iwasan niyo po maano-ano ng aircon. Pwede naman po manalimit na area. Huwag lang po yung direct. Sa loob lang naman po ng isang araw yun. Then after na, pwede na naman po. Ganyan po pala, sir. Pag nailagay po pala natin sa case, 1 week po, sir, bago po sila magpalit ng case po. Panibagong case po. Okay. So hindi mo natatanggalin yung day? Okay. Yun pala, sir. May finish po pala kami, sir. Case po siya sa Honeycomb, kung pamilyar po kayo. Wow! May freebies! Nice! Ayos! Lagi bang may freebies, boss? Meron po. Ang galing. Kapag may tempered glass ka na, may freebies ka pa na case, no? Actually, mabilis na yung ano niya. Yung fingerprint. Parang wala siyang tempered. So ito siya, guys. After 3 days. And so far, mukhang okay naman. Sa gilid, hindi naman siya umangat. And sa kabilang side, mukhang okay din naman siya. Medyo mahirap siya makulan sa camera, pero ito yung corners niya. So ayun guys, ang gusto ko sa tempered glass na Queen Kim kasi is manipis lang siya. And hindi siya nakaka-apekto sa quality ng display. Di tulad ng ibang tempered glass na namumuti or umaangat naman kapag nilalagyan ng case. Alright guys, so that makes it for the consumer review of Queen Kim's tempered glass, UV tempered glass, and it was a really good experience that we had kasi 2-in-1 na siya, and at the same time we got quality service kasi makikita mo kung paano kinakabit yung tempered glass, so kung mayroong mga imperfections you can really see it. But then again, yung dalawang installer na nagkabit sa amin, si Kuya Raymart and Raymar, talagang napakagaling and super professional, alam nila yung ginagawa nila. So I strongly recommend you guys to try it out. And I will link Queen Kim's Facebook profile on the description down below so you guys can message her for the meetup locations and also ask for directions if in any case gusto niyong bisitahin yung store nila in Makati. Alright, so thank you guys for watching. Again, this is Ryde Jesus from The Consumer Review. See you guys on the next video. Bye-bye!